Hello sa lahat, andito kami sa Naga City. Basket ka na nga nung kanino. Madami pagkain dito, oh. Nakakamiss ang mga street foods. Hanggang sa may dulo, puro kainan mga street foods lahat. Saan ka kakain? Kain muna ta? Dito, saan mo na dyan? Hi guys. Maglakad-lakad na lang daw muna kami. Busog pa. Second time na namin pumunta dito. Nung una kasi, madalian lang. Parang sumilip lang kami, ganun. Kaya hindi kami nagtagal. Ganda oh. Maganda ngayon kasi hindi nagmamadali. Tipong mga tambay lang. Lakad-lakad. Enjoying the view. Ganun. Hi, wala akong masabi kasi marami talaga akong sasabihin. Para ang nice ng place ngayon, parang mas payapa kesa nung unang punta namin dito. Or kami lang talaga yung hindi payapa ang isip dahil sa kamamadali. Malaki-laki at mahaba-haba din ang lugar na to, oh. Ang daming kainan, mga restaurants, cafes at iba pa. Kaya hindi namin alam kung saan kami kakain. Ang ganda ng reflections ng mga ilaw sa tubig, oh. Nice spot para sa picture-picture. Wala rin kaming matinong picture noon, kaya sulitin ngayon. Sarap ng hanging dagat. Ganda sa pakiramdam. Naga City pala is south of Cebu City. Ako nga din, picture. Parang chubby-chubby ko na talaga, oh. Ay, sign na talaga ng nagkakaedad. Anyways, enjoy life na lang kahit na magkakaedad na. Ganyan talaga ang buhay. Sabi nga nila, life is short. Kaya nga, nasa atin na lang kung paano natin ito susulitin. Life is beautiful, so embrace it to the fullest every day. Yun lang, kailangan din nating balansehin ang lahat. Hindi porkit sinabing to the fullest, eh sige-sige na. City of Naga Boardwalk. Hindi pa namin nasusubukan kung ganito din ba pag daytime. Pero according to my readings, mas maganda daw pag gabi. Open sila 24 hours from Monday to Saturday. Tapos Sunday is 6 a.m. to 5 p.m. But hours nila might differ kung holidays. Gaya na lang ng All Souls Day at All Saints Day. Check na lang natin sa website nila para aware din tayo bago pumunta dito. Nabasa ko lang yan sa kanilang website bago kami pumunta dito. Pasyal kayo dito, maganda itong lugar na to. Nakaka-relax. Pero hindi namin alam sa daytime, di pa kasi namin na-try. Gabi lang kasi kami laging napapadpad dito. Yun lang yung available time namin. Ay, sayang. Di namin nasama si Shot. Di kasi namin alam, baka mamaya umulan. Paiba-iba ang weather dito. Kaya yun, di namin sinama. Kawawa kasi siya sa biyahe pag basang-basa. Lagi kasi siyang nangangatog pag nababasa at sinisipon agad. Oh, ayan na oh. Ganda ng view. Ito na yung panoramic view of the bay. At ito na, matry nga itong dual cam daw ng phone na to. Parang malabo naman oh. Pero in fairness, parang maganda ako dito ha. O, diba? Ganun pala yun. Kain muna tayo saglit, tinggala ulit. Sa turo-turo lang kami kumain para madalian kasi sa restaurant, mahal na. Tapos maghintay ka pa ng minuto. Gutom na kami. At eto, sa may pinaka-plaza nila. Papunta kami sa kabila. May nakita kasi akong fountain kaya pupuntahan natin kung ano bang meron dyan. Yan, patawid na tayo sa kabila. Wow! Ang nice. Ang linis nga naman. Entrance pa lang nakaka-relax kasi naririnig ko na yung fountain flushing. Picture muna ako dito. Wala kasing gabi dun sa amin. Ay, medyo nakakapagod. Medyo pagod na. Pero okay lang yan.
pagod sa kalalakad. Ouch! May tumakagat!